Hello mga Beks! Welcome back again sa ating channel. So, ang video ito ay para dun sa mga mahihilig sa charm. Kung ikaw ay mayroong mga lucky charms at hindi mo alam paano siya alagaan or paano siya gamitin ng maayos. So, just keep on watching! Ginawa ko yung video na to kasi alam ko na marami sa atin yung mga hindi alam. Like ako ha, lately ko lang din talaga nalaman na ganito pala yung dapat na pag-aalaga ng mga charm natin. Kasi hindi lang siya basta-basta charm. Yung mga binibili natin mga lucky charm, hindi lang siya basta-basta charm na isusuot natin, ganun. So, meron pala talaga yung tamang pag-aalaga sa kanya. Like, for example, nararamdaman mo na parang hindi na siya o may effect sa'yo, may tamang proseso, may tamang gagawin para matanggal yung negative na kumapit dun sa charms mo. So, hindi naman lingit sa kaalaman ninyo na ako po ay napakahilig din sa mga lucky charms. Isa po ako sa mga nangongonekta din ng mga charms, mga kung ano-anong charms. Pero, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is yung aking mga bracelets, mga lucky charms ko na sinusuot. Itong mga lucky charms ko mga Bex, isang tao lang yung pinanggalingan nito. So, sa kanya lang talaga ako noon pa bumibili ng mga lucky charms. Hindi ako bumibili ng marami sa kanya. Kumbaga, kung may makita lang ako sa kanya na tingin ko na nahuhook yung aking kaluluwa doon sa charms na yun or gustong-gusto ng aking mata yung charms na yun, yun lang yung mga binibili ko sa kanya. So, marami naman siyang, marami siyang binibentang mga charms, meron pa siyang mga amulets, meron din siyang mga keychains, yun. So, siya po yung si Mamu po. Na-feature ko na siya dati dito sa vlog natin. Siya po si Mamu or si Gloria Escoto na naipalabas na rin po siya sa Jessica Soho dati. So, siya po, nagbibenta siya ng mga lucky charms and masasabi ko talaga nasubok ko na yung mga lucky charms niya kasi talagang para sa akin effective and may mga feedbacks din naman galing sa mga reseller niya na effective yung mga charms niya. So dati siya lang ang nagbebenta noon, kumbaga direct ka sa kanya, direct kang mag-purchase sa kanya, pero ngayon marami na siyang reseller. So mamaya ilalagay ko dito sa screen kung sino yung reseller na pinagbibilhan ko na legit reseller kasi marami hong mga nag-i-scam na rin ngayon sa mga lucky charms na yan, alam nyo na. Ito na nga, ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano-ano itong mga charms na meron. Ayan, meron ako ditong Luna Mantra, ito yung madalas ko sinusuot kasi ito yung meron dito for business, ganyan, kumpleto na siya. Itong mantra na to. So, ito yung pinaka, love ko naman itong lahat ng mga charms na meron ako. Pero, syempre, meron talaga tayong masasabing favorite natin. Pero, lahat naman ito ay sobrang, love ko. Baka magtampo yung iba. Ayan, pero ito lang talaga kasi madalas na sinusuot ko. Kasi, kumbaga sa din siya eh, pang forma din siya. So, lahat ng mga kulay na babagay sa kanya. Tapos, meron din po ako ditong, ano ba to? Metale. Meron din po ako ditong citrine. Ayan. Ano ba to? Meron ako citrine dito. Ito po ay pang ano po siya sa mga sa money din po siya, protection, tapos sa positive vibes, mga ganon. Tsaka yung mga negative na kumakapit sa atin, yan, tinatanggal, binablock niya, kumbaga, ito si citrine. Tapos, meron din ko, ako dito, ito naman, nakalimutan ko yung tawag dito sa kanya, kasi ito yung mga una-una kong mga purchase, protection din to, tapos meron din siyang money, tapos meron din siya sa career, ganun. Ito kasi si Mantra, si Luna Mantra, kompleto na to, all in one na siya. Tapos, ito naman ay ang aking fertility bracelet. So, ayan. Hindi ko to sinusuot kasi hindi siya kasya sa akin. Pero nilalagay ko siya sa aking unan. Kasi pwede naman daw eh. Yung mga hindi nagkakasyang bracelet, pwede nyo ilagay sa wallet ninyo, sa unan ninyo, ganun. Kung saan yung pinaka-personalized nyo na gamit o personal yung ginagamit lagi, dun nyo siya ilagay. So, ito kasi medyo maliit siya. Tapos, nag-stretch siya na todo na ganyan. So, baka kasi iniisip ko, baka maputol. Hindi ko na lang siya talaga sinusuot. Nilalagay ko na lang to sa ilalim ng unan ko. Fertility bracelet ito. Alam nyo naman ako na
try talaga kami ni Daddy magkaroon pa ng isa pa. So lahat ng paraan o lahat ng posibleng posibleng paraan na magagawa namin, gagawin namin para lang masubukan lahat, kasi wala namang masama sa pagtatry, 'di ba? Malay natin, 'di ba, na umeffect lahat ng mga pinagtatry namin ni Daddy Chris. Lahat ng mga charms ko ritualized na siya. Ibig sabihin na ritual na nabigyan niya, na ritual na niya, na ritualized niya na. Tapos meron din si Daddy Chris, papakita ko sa screen yung kay Daddy Chris. Meron din si Princess, yung kay Daddy Chris na mga protection sa work niya, sa career niya, ganun. Kay Princess din, eto rin yung kay Princess. Yan naman for intelligence, for grades, ganun, tsaka yung self-confidence, yung mga ganun. Kasi bawat mga bracelet na to, may iba-iba silang function na tingin ko kailangan ko. Ito mga sasabihin ko mga bes, hindi ito imbento ha, hindi ko to imbento lang na galing sa akin. Itong sasabihin ko sa inyo, guidance ito galing kay Mamu mismo na pinoward sa akin na reseller. So, ito yung mga gagawin natin dapat kapag nakabili tayo ng mga charms, at ito yung mga gagawin natin pag-aalaga sa charms natin. So, hindi ko ito gawa-gawa lang. Baka sabihin nyo gawa-gawa ko siya. Ito po ay guidance na galing kay Mamu na pinlord sa reseller niya, tapos binigay din ng reseller niya sa akin para meron akong guidance, o meron tayong guidance na kung paano alagaan yung mga charms natin. So, ito naman, i-share ko din sa inyo, lalo na doon sa mga mahihilig sa charms na hindi alam kung paano siya alagaan, or paano natin sila mapapaamo, or paano natin mapapakilala sa kanila na tayo na yung kanilang amo. So, unang-una po, yung gagawin natin, kapag nakabili na kayo ng charm, o nasa inyo na, hawak nyo na yung charm, nakabili na po kayo ng mga charms ninyo, kundi man mga charms, mga bracelets, stones, candles, magical pills, mga kung ano-ano pa po na amulet, kung ano-ano pang mga charms yan. Ganito po yung una-una daw gagawin. I-clear mo muna yung inyong isip. Paano po sinabing i-clear? Tanggalin nyo yung mga bad na iniisip nyo. Pag-meditate muna kayo, kasi ganyan yung ginagawa ko. Nag-meditate muna ako, pinipigit ko yung mata ko. Tinatanggal ko yung ingay sa paligid ko. Nag-pray din muna ako na i-guide ako sa mga gagawin kong ganyan, ganyan. Tapos, huminga ng malalim. So, hinga ka ng malalim para yung bad vibes o yung negative vibes matanggal sa katawan mo. And then, ipagsalikop pa mga palad o paglapitin ng mga palad. Ganito po yun. Gaganitohin nyo yung mga palad nyo. Pagkatapos, irarab nyo po siya ng 13 times. Irarab nyo ng ganyan. Yan. 13 times mo siyang irarab. Para maramdaman mo yung init sa palad mo, para uminit yung palad mo. And then, pag uminit na yung palad mo at nag-rub ka na ng 13 times, hawakan mo na yung items mo. So, hawakan mo na yung mga bracelet nyo, yung mga charms nyo, hawakan nyo na ganun. Tapos, para makilala ka ng charm na yan, na ikaw na ang kanyang bagong may-ari, ibubulong mo yung iyong pangalan at birthday. Pangalan po at birthday, buong pangalan tsaka birthday, ibubulong mo na ganyan. Like for example, ito, hawakan natin yung charm. Yan, ganyan, ibubulong mo lang na ganyan yung pangalan mo tsaka birthday. Tapos pagkatapos nun, i-ano mo na sa kanya yung wish mo. Sabihin mo na yung intention mo, sabihin mo na kung ano yung mga gusto mong mangyari. Ganyan, sabihin mo na din dyan, ibulong mo na rin dyan. Tapos, hihingahan mo, bugahan mo, ganyan, hihingahan mo yung bracelet mo. And then, after nun, isuot mo na yung bracelet mo at sabihin mo na I claim it habang sinusuot mo yung bracelet mo. Ayun po yung kung paano natin ipapakilala sa charms natin na tayo na yung mga bagong may-ari. So, ito yung pag-aalaga, isa sa mga pag-aalaga na gagawin natin sa charms natin. Kasi yung mga charms natin, hindi lang yung basta-basta charms, hindi lang yung basta-basta pang forma. Meron po yung ritual na talagang magbibigay sa atin ng swerte. Kung kayo po yung naniniwala sa swerte, o kung hindi naman, wala namang masama po doon. May kanya-kanya po tayo ng paniniwala. So, respetuhan na lang po sa mga paniniwala natin. So, kami po kasi, ako po kasi talagang
naniniwala sa mga swerte tsaka sa mala. So alam ko naman iisa lang yung God natin, siya lang naman talaga ang gumagawa ng lahat. Pero hindi din naman masamang maniwala minsan, 'di ba? Wala namang masama. Hindi ka naman masasaktan, ganun. So hindi ka naman gagastos ng mahal, ganun. Actually lahat po ng mga charms ni Mamu, kaya din ako natutuwa kasi sobrang ang mura nila mga Bex. Unlike sa mga ibang charms na nabibili natin sa mga ibang store, sobrang mamahal nila. Pero sa kanya, ang mumura lang, tapos nagkakaroon pa siya minsan ng mga ano, ng sale. Ganun, nagkakaroon siya ng sale, lalo na kapag ka, alam niya na itong month na to kailangan ng mga tao ng charms niya kasi kailangan kumapit tayo minsan sa swerte, gano'n. So, nagsisale si Mamu. So, minsan yun ang inaabangan ko para makabili din ako. Lagay ko yung link sa aking description, tapos yung reseller ilalagay ko na rin sa aking description para dun kayo makipag-usap sa kanya kasi minsan si Mamu sobrang busy niya na hindi na siya nakakapag-reply sa mga messages, like for kung may mga tanong kayo tungkol sa mga card reading, ganun, hindi na siya nakakasagot kasi nga sobrang busy na niya kasi meron na siya store sa Ali Mall. Kung iyon, kung malapit kayo sa Cubao Ali Mall, bisitahin niyo siya. Nasa second floor po yata siya ng second floor, yung kanyang store, para direct nyo siya makakausap or direct nyo makita yung mga product na binibenta niya. Tapos, if you are naman na gusto mong online na lang mag-purchase, meron akong ibibigay din sa yung reseller. So, ilalagay ko na lang yung link sa aking description box. So, anyways, thank you so much for watching mga Bex. Kung meron pa kayong mga katanungan, huwag kakalimutan mag-comment down below. Huwag mahihiya mag-comment down below. At huwag din magkakalimutan mag like sa aming FB page, sa aking FB page. At also, huwag kakalimutan mag-subscribe sa V Family Vlogs. Thank you so much for watching. Lahat po ng link ng aking mga binanggit ay nasa aking description. Thank you so much for watching mga Bex. See you again my next one. Bye!